Hello po guys, magluto po tayo ng ngayon ng nilagang pata ng baboy. Pinakuluan ko na po yan, pinalambot ko na sa pressure cooker. Ngayon, isusunod ko na lang po yung mga ingredient niya. Lagyan muna po natin siya ng pampalasa. Ayan, sibuyas. Tapos, buong paminta. Ayan. May konting asin na rin po yan bago ko pinakuluan para kumapit sa laman ng ating pork pata. Ngayon, isasabay ko na rin po na naglaga po ako niya, nilaga po yan, di siyempre po, nilagyan ko po siya ng kamote. Tatlong pirasong kamoting maliit, tapos dalawang pirasong patatas. Yan. Papalambutin po muna natin yan bago natin ilagay yung ibang gulay po. Yan po, check natin kung malambot na yung kamote at ano, patatas. Ayan, malambot na. Tikman po natin kung tama sa alat. And okay na po. Okay na sa alat. Lagay na po natin yung ating repolyo. Yeah, matakaw kami ni Chris sa gulay eh, kaya dinamihan ko yung repolyo. Yan. Tapos ibabaw natin yung ating pechay. Yan. Yan. Takpan po natin. Ayan. Wow, okay na po yan. Huwag masyadong lamog. Yan. Pangit pag nalalamog ang ano, gulay. Kulimlim sa amin pero pinapawis ako. Magsasabaw ka, kasama kong kapalasyan niya. Magsasabaw ka. Hindi ko na ano yung sabaw lang. Oh, ano natin? Bus natin. Mag-ulam ka muna. May ulam naman eh, oh. Ulam ka mango. Ulam ka nito, malambot. Gusto mo? Ha? Malambot siya. Malambot yan. Oh. Mamaya na yan, mag-ulam ka muna yan. Laki naman. Eh, ano ba yan? Tanggalin ko nga. Total din naman, mainit sobra. Sakit ng mata ko. Oh. Hindi pa. Pero okay, pero mainit ang singaw kahit ano. Kahit medyo kulimlim. Kagabi lang. Eh, kagabi ba umulan? Hindi noon, isang gabi. Isang gabi pala. Sakit ang mata ko. Ang sarap ng taba. Namiss ko ang patak. Sarap ng taba. Gusto mo taba? Ha? Ba't may ganyan ka? Marumi ba yan? Para ka naman baby niya. Baby damulag. Gusto mo taba? Taba ng ano? Ayan o, sarap. Sarap. Sarap taba, gusto mo? Ang taba ng pata. Mahilig talaga siya sa mangga. Kain, ha? Hmm.
Sabaw. Teka, kukuha ko ng sabaw. Lagay ko sa isang lalagyan. Sandali po, kukuha ko ng sabaw. Ah, sabawang kita. Gusto mong kamote? Yan yung nilagang pata na may kamote. O, diba? Salip na. Pero may patatas din siya. Patatas. Ha? Ayaw mo ng kamote? Masarap ang kamote, matamis. Ayaw mo ng ano? Sabi na siya siya ng patatas. Patatas. Ano na? Sabi po ni Shonshon kanina, ayaw nandito sila Lanita. Oo. Sabi ni Shonshon sa patatas, patatas. Ba't kailan nagpunta? Kanina lang. Oh, kanina magpunta. Sabi ni Shonshon. Kaninang umaga? Kanina, yung naliligo. Kanina, di ba nandito ako? Kanina o kagabi? Kanina. Nasaan ako? Andun ka ba sa kwarto? Hmm? Sa kwarto? Tapos, si Shirty sabi niya sa may patatas. Sabi niya patata. Nagpunta dito o ano, doon sa kabila? Doon sa kabila. Kala ko dito sa atin. Narinig ba sa, sabi ni Shirty, patata dito sa mayan. Sabi ni Lanita, patatas, hindi patata. Gusto mong taba ng pata? Sarap. Buti na lang po, umulan nung kahapon, nung isang gabi. Pero mainit pa rin ang singaw. Mainit pa rin ang singaw kahit ano, kahit umulan. Na birthday nung ano, nung Miyerkules. Ngayon? 7 years old na siya. Lalaki nun ba? Ah, lalaki ba? Kala ko babae. Tapos mama pag mama. 'Di ba may ano, nasa ano ka? Nasa tawag nito. School? Hindi honor. Ay, ano ba 'yon? Hay. Ano ka? Highest ano? Na. Paano wait ko? Ano? Gagalingan ko ka. Bakit pang ilang ka? With honor. 'Di ba with honor ka? Oo. Oh. With honor. Hindi highest. Hindi, ano? With ayas honor? Hindi, with honor lang. Okay na yun. Ang hang. Pero kung kaya mong... naangangan ako. Yung aking kasinsasawa, no? Pero kung kaya mong mas galingan pa, gawin mo. Kasi po, mama, may hindi po ako naiintindihan. Saan? Anong subject?
sa math, minsan Pilipino, minsan English. Adi, paturo ka sa teacher mo. O kaya sa akin, pag wala kang ginagawa, pag ano, wala, nakita mo wala kang ginagawa, at may subject na hindi mo maintindihan, sabi mo sa akin. Ma, kasi may ano ko, math yata o Pilipino. Nakalagay, ay, hindi pa lang ma. Doon sa English ko. Nakalagay pangalan ni Tita Michelle. Tita Michelle? Michelle lang. Kasi ayaw nilagay ni Mama. Sa pangalan lang yun. Sa subject lang. Ano lang yun? Example lang. Sample. Ganun po ang sample. Samaya ko papakita. Eh bakit... Bakit ano nilagay yung pangalan niya? Ewan. Nilagay niya lang pangalan. Kasi po yung pinag-aralin po namin yung tao bagay harap. Sa English. Ayun nga, pangalan Michelle. Oh. Magbigay ng pangalan ng tao, ng hayop. Sample nga, yun ang tawag dun. Pero yung math, alam mo na, di ba? Oh, tinesting kita nung isang araw eh. Okay na eh, di ba? Natamis yung mangga? Saan mo ba ito pinitas mo lang to? Hindi, ah, binili ko. Binili ko yung kala Jacob sa tita niya. 100 nga, yan eh, tatlong piraso. Ah, doon kay Ate Casey? Doon na. Ah. Init, pinapawisan ako. Uy, kain ng kain, matatapos na naman ako. Ikaw, di pa tapos. Ito masarap sa pata. Masarap ngab-ngabin yung ano. Taba-taba. Parang sa bulalo. Hindi ba, luya? Ay, ano? Ano tawag ito? Paminta? Buo. Salamat nga ho pala dun sa mga concern sa tungkol sa mata ko. Ay, nako. Laking problema sa mata ko. Ano daw? May pumutok na ugat. Or, oo, pumutok or namagang ugat na dumugo. Pero yung dugo po, yung sugat po, hilom na. Ngayon, parang nagkaroon siya ng ano, kasi pinakita sa amin yung x-ray, pinakita sa amin ni Chris, parang may part na maga, ang maga ganun. Kaya ano, yun, ngayon, excuse me, nabusog agad ako. Monthly daw, may i-inject sa akin na gamot. Tatlong ano,
tatlong inject daw yon sa tatlong buwan, bali once a month ang inject na gagawin. Nako. Sabi ko. Tapos may sinasabi pa sila 95%, hindi 99% na magno-normal yung mata ko. Nakalimutan kong sabihin na kung walang aberya kahit hindi na mag-inject-inject, para sa akin okay na yun. At least nakakabasa naman ako dito sa kaliwa ko. Tapos yung kanan ko, nakakaaninag naman na, kaya lang, siya malabo. Hindi ako makakita ng object na direct na ganun. Dito sa gilid ng mata ko, nakikita ko yung palibot. Yan. Pinaling ko sa kanan yung mata ko, ganyan, kita ko. Kaliwa, kita ko. Itaas, kita ko. Baba ko yung ganyan mata ko, kita ko. Pero pag direktang ganyan, wala. Yun nga, nandun daw nga yung maga. Sa may retina yata yun. Ano ko yun? Bahala na si Lord. Ha? Kasi ko. Laki nga eh. Kaya mo yan. Akin na lang to. Wala. Bahala na si Lord. Kung anong mangyari. Kung magiging okay yung procedure na gagawin nila. Pinapaubaya ako na sa kanya. Ganun naman ako eh. Lahat ng bagay pinapaubaya ako sa kanya. Siyempre, kahit may gawa ka, oo nga, nasa atin ang gawa, nasa Diyos ang awa. Pero talagang ako, pag bahala ka na, basta ako, alam ko gumagawa ako. Pero bilib ako sa mga doktor doon, hindi ko sila kinakitaan na, siyempre maraming senior na nagpupunta doon, na nainis sila, nagparamdam ng inis o nagpakita ng inis. Talagang sila, well support sila sa mga senior. Yun. Siguro kahit naiinis na dahil alam nyo naman mga senior, paulit-ulit ang tanong, paano-ano. Tapos pagod sila, kaya nilang magtimpi. Kaya nilang magtimpi ng inis. Ako kuminsan dahil nga senior na ako, sa totoo lang. Mabait ako pero ewan ko ba, may time na hindi ako makapagtimpi ng yun, todo timpi talaga. Na ibo-voice out ko kaagad yung ayaw ko. Ganun ang ugali ko. Sige, hanggang dito na lamang. Hindi ko na papakita sa inyo yung panghimagas ko, no, kung paano kainin. Babay na po. Doon po sa hindi para nakakapag-subscribe. Subscribes na po sa channel ko. And salamat po sa mga prayers ninyo doon sa mga nagko-comment sa akin. Salamat sa prayers nyo. Ipag-pray nyo po uli ako. Pray lang po kasi hindi pa po tapos ang proseso. Ayan, bye-bye po. I love you all. God bless.